One of the most practical expressions of faith in the Lord is to take care of our body. It is an act of high religion to be able to keep our body sound, beautiful, and functioning. Ang ating pag-aaral po ngayon sa patuloy na paghahanap natin kung paano ang Panginoon makakapamuhay sa ating sariling mga katawan, pinamagitan natin, be healthy. Isang magandang paalala na paminsan-minsan dapat binabalik-balikan. Salamat, Panginoon, dahil kami nilikha niyo. At ngayon, Panginoon, kami humihiling na turuan niyo kaming lalong alagaan ito mga katawan na ibinigay niyo sa amin. Enable us to see your face, O God, to hear your voice to the point that we will have practical policies in life how to please you with the way we live, how we keep our bodies healthy. Lead us, Father, forgive us our sins, cleanse us, enable us to understand your practical message for us today. Teach us in the name of Jesus, your Son, our healer, our faithful friend, and our Savior, we pray. Amen. How healthy are we? Ang mga mahal natin sa buhay, gaano ba sila kalusog din? At paano tayo umaambag sa kalusugan o kaya ikinahihina ng katawan ng ating kapwa? First of all, we must appreciate that the body is a temple. Ano ba yung temple? Pinaniniwalaan ng mga ancient people na ang temple is where the divine goes down from heaven to earth and where earthly people go up to the temple and meet the divine. In other words, it is a meeting place between spirit and body, between God and man, between creator and creation. 1 Corinthians 6:19, you surely know that your body is a temple where the Holy Spirit lives. So, yung Espiritu ng Diyos na nanahan sa katawan ng tao na nilikha niya. The body is a temple of God's Spirit. Yun pa lang, napakalinaw na dapat nating pangalagaan, ingatan, igalang ang katawan. But the body is also the house of your spirit, your very own house. Pag sinabi mong katawan ko, sino yung nagsasalita? Yung spirito mo. Pag sinabi mong ito yung aking ulo, ito yung aking paa, sino yung nagsasabi nun? You have a spirit and your spirit lives in that body. The body is your spirit's channel to the material world. Your tool to see, to touch, to feel, to taste, to hear. Without your body, those things cannot be done by you. Your body is a tool for you to move, to produce, to receive things from God and from men. Kaya napakahalaga talaga nung katawan. So make and keep your body healthy as an act of worship, as an act of respect to whom, to that God that created you and gave you your body. 1 Corinthians 6:20, God paid a great price for you, so use your body to honor God. The way we use our body honors God, and the way we abuse our bodies can dishonor God. So hindi lamang yung pagtataas ng kamay, hallelujah, pagkanta ng mga praise songs, ang tunay na pagsamba, yung pag-aalaga sa katawan, kung saan nandun din yung utak na ibinigay sa atin ng Diyos. And it's a part of our body, part of our anatomy that connects with the eternal, with the divine, through thoughts, through prayer, through discernment. Dapat inaalagaan ang katawan. So honor God by making your body as healthy as possible. Kung tayo ay nagigilty pag may nagawang kasalanan, dapat meron na tayong feeling of guilt pag yung katawan napapabayaan. Because as we have said, your body is to your tool and also your body is your limit. Pag bumigay na ang katawan, wala ka nang magagawa. Nakikita niyo yung mga dakilang mga bayani, mga mandirigma, pagka namatay na sila, tapos na yung personal nilang pakikisama sa kanilang mga layunin, sa kanilang mga gyera sa buhay. Pagka bumigay na yung katawan mo, hanggang doon ka na lang. In fact, earthly life ends when the body dies. No matter how lofty your spirit is, no matter how great your goals are, when your body dies, your participation in earthly processes end. It ends there. So how do you make the body healthy?
Let's talk about the obvious because the obvious is the most often neglected. Sabi nga ng matatanda, ang paalalay gamon sa taong nakalilimot, take only correct and good food and drink. Ang dami-daming mga sakit ngayon na wala naman nung araw kasi kung ano-anong pinagkakakain ng mga tao ngayon na hindi naman kinakain nung araw. Meron tayong classic example kay Daniel. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay mga noble young men from Judah and they were taken as captives of a foreign country. They were taken to Babylonia and they were trained to become employees of that colonial government. And so they were trained in the way, in the culture of their conquerors. Daniel 1. One day the king ordered Asphanas, his highest palace official, to choose some young men from the royal family of Judah and from other leading Jewish families. The king said, they must be healthy, handsome, smart, wise, educated, and fit to serve in the royal palace. Teach them how to speak and write our language and give them the same food and wine that I am served. So ang gusto ng hari, ipakain lahat yung pagkain sa king's table kila Daniel at sa kanyang mga kasama at pati sa mga ibang young people from other countries who were also captives and were being trained to serve the emperor or King Nebuchadnezzar. Ang problema, marami sa mga pagkain ng mga lahi na yon bawal na kainin ng mga Israelites at hindi lang religious bawal, considered too rich, too oily, and all of this kind of things that it was not good for their bodies. Verse 8 and so on, Daniel made up his mind to eat and drink only what God had approved for his people to eat. And he asked the king's chief official for permission not to eat the food and wine served in the royal palace. God had made the official friendly and kind to Daniel. But the man still told him, the king has decided what you must eat and drink. And I am afraid he will kill me if you eat something else and end up looking worse than the other young men. The king's official had put a guard in charge of Daniel and his three friends. So Daniel said to the guard, for the next 10 days, let us have only vegetables and water at mealtime. When the 10 days are up, compare how we look with the other young men and decide what you do with us. So ayaw talagang kainin ni Daniel yung mga pagkain na yun. Nakiusap siya, tubig lang at gulay ang ipakain niya sa amin. 10 araw lang, pagkatapos subukan niyo. Kung talagang mahina kami, maputla kami, pumangit kami, nangayayat kami, edi gawin niyo kung anong gusto niyo gawin. Pero give it a try. Give us 10 days. Verse 14, the guard agreed to do what Daniel had asked. 10 days later, Daniel and his friends looked healthier and better than the young men who had been served food from the royal palace. After this, the guard let them eat vegetables instead of the rich food and wine. Kung minsan, may mga Kristiyanong nakikipagbakbakan tungkol sa gaano ba karaming tubig ang gagamitin sa bautismo, ano bang element ang kakainin sa Lord's Supper, dapat ba walang harina, walang levedura, etc., etc., pero kung ano-ano naman ang pinagkakakain niya araw-araw. These verses are as biblical as all the other theological verses. Magbebelo ba ang babae? Maghihikaw ba ang lalaki? Magpapatato ba? Ang dami-dami pinoproblema. Pero kain ng kung ano-ano na hindi dapat kinakain. So isang lesson dito sa buhay nila Daniel is do not eat and drink poison. Sino ba naman huwag talagang kakain ng poison o inom? Yes, but when you take food with so much preservatives, dahan-dahan mo lang nilalasan ang sarili mo, dahan-dahan lang nga. Kaya nga, ang lagi kong itinatanong pag may kakain ng corned beef, alam niyo yung tanong, di ba? Ano yung tanong? Kailan pa namatay ang baka? Pag may patay na tao, sasabihin sa inyo ng punerarya, ilang araw niyo po bang ibuburol? Pag isang linggo, ganito lang karami nilang ilalagay na gamot. Pag sinabi mong 2 linggo, dadagdagan nila. Pag sinabi mong, ay medyo 3 linggo kasi meron pa siyang kamag-anak na nasa Iraq, hindi pa nakakauwi, dadagdagan pa rin ang preservative para hindi mabulok yung katawan. Ang tanong, gaano karaming preservative ang kailangan mo sa corned beef para hindi siya mabulok ng 4 years? Tapos kakainin mo yun, yung karne at yung preservative na inilagay doon, plus yung color. Tell me kung hindi ko makain ng poison.
Bakit kakain ka na lamang ng karne? Kailangan may kulay pa. The same kulay na artificial. Mabuti sana kung atsuweta ipin ang kulay. Paano kung jobos ng sapatos? Diba? Artificial colorings, fake foods and drinks. When we take this kind of things, kahit in little quantities, everybody will agree that it should not be taken or eaten. Kaya marami tuloy mga illnesses ang mga tao today. So do not expose your body to toxins. Kakainin mo na lang yung isda. Ba't naman kailangan yung daing pana? Ang dami-daming asin na pumasok. And every self-respecting doctor will tell you na hindi ka dapat kumakain ng ganong karaming asin. Bakit kailangang may ganito pat may ganon? So do not fill your body with toxins because we sometimes take in a lot of carcinogens. Spray ka ng spray ng pampabango ng kwarto. Ba't hindi ka nalang maglagay ng fresh flower kung kaya mo? O lagyan mo ng isang nabubulok na mansanas, ang bango nun. Kasi ini-spray-spray mo, pero chemical pa rin yun, hindi naman talaga sampagita yun eh. Chemicals pretending to smell like sampagita. Papasok sa lungs mo, may chemicals pa rin yung lungs mo. Spray everywhere kung ano nung pinaggagawa natin. So we get infectious and harmful elements into our bodies. There's so much chemicals surrounding us. Yung mga insecticide, yung sa lamok. Yung lamok nga namamatay eh. Kasi ang liit niya. Kung ganun ka rin kaliit, mamamatay ka rin pag na-sprayan ka ng spray mo. Malaki ka lang nga. So dahan-dahan ka lang mamamatay. Tapos hindi nanahimik yung katawan, lalagyan mga destructive implants, dadagdagan ng pisngin, o kumisang bumababa. Diba? Kaya tuloy, nagkakademandahan pa, may nabubulok pa, pinapatambok pa ang tumbong. At may mga talaga nababalita tayo na nabubulok, nasisira yung katawan. Bakit hindi lang manahimik kung flat yung tumbong mo? Mabuti nga, hindi ka madudulas. Kailangan laging patambukin lahat. Kaya tuloy nagkakasakit kung ano-anong kulay ang inilalagay natin sa buhok. Iba pa yung kulay, iba pa yung pamparelax, iba pa yung pampakulot, pampatigas, pampatirek. Ang daming chemicals. And do you think it's really good for the body? Kaya ngayon ang mga tao, sari-sari ang nararamdaman. 1 Kings 19, 1-8. Another case of how to take care of the body. Ahab told his wife Jezebel what Elijah had done and that he had killed the prophets. She sent a message to Elijah, "You killed my prophets, now I'm going to kill you. I pray that the gods will punish me even more severely if I don't do it by this time tomorrow." So itong si Prophet Elijah, napakarami niyang mga pinatay ng mga prophets, itong foreigner queen na nagdala ng kanyang mga sarili-sarili, mga religious leaders into Israel. Ngayon tinakot siya ni Queen Jezebel, "Bukas, patay ka sa akin." Ninerbios itong prophet na ito. Elijah was afraid when he got the message and he ran to the town of Beersheba in Judah. He left his servant there, then walked another whole day into the desert. Finally, he came to a large bush and sat down in its shade. He begged the Lord, "I have had enough. Just let me die. I am no better off than my ancestors." Then he lay down in the shade and fell asleep. Suddenly, an angel woke him up and said, "Get up and eat." Elijah looked around, and by his head was a jar of water and some baked bread. He sat up, ate and drank, then lay down and went back to sleep. Soon the Lord's angel woke him again and said, "Get up and eat, and also you'll get, or else you'll get too tired to travel." So Elijah sat up and ate and drank. The food and water made him strong enough to walk 40 more days. At last, he reached Mount Sinai, the mountain of God. Yung prophet, kahit siya ay propeta ng Diyos, dahil sa sobrang pagod at gutom, nadaya na siya ng kanyang emosyon, gusto na niyang mamatay. At hinihingi niya sa Diyos, "Kunin niyo na po ako, gusto ko nang mamatay." Nakatulog sa pagod, pero ginising ng anghel at binigyan ng tubig at tinapay. Kumain, uminom, natulog uli, ginising na naman, kumain, uminom, lumakas, at hindi na niya uli inisip o ginustong mamatay. Talagang gutom lang pala. Pagod lang. So, ang lesson talaga niyan, at babanggitin uli natin mamaya, is to really have enough rest. Pag sobrang pagod ng tao, nababaliw, nasisira ang magandang pag-iisip. Eat and drink enough. Pag ang tao hindi well-fed, kulang sa iniinom, kulang sa kinakain, pati ang takbo ng utak niya na iiba.
Why? Because we are our chemistry. We are our blood chemistry. Napakahalaga yun, yung kulang na kulang ka sa tubig. When people are constipated, there's one major simple reason. Kulang lang sila sa tubig. Dagdagan lang ang iniinom. Ngayon, kung inom ka na lang ng inom ng tubig kasi hindi naman malinis, o may sakit ka, hindi ka naggagamot, anong sabi ni Paul? 1 Timothy 5:23, stop drinking only water. Take a little wine to help your stomach trouble and the other illnesses you always have. So hindi mo sasabing, ay, naniniwala ako sa Diyos, magpe-pray na lang ako, hindi na ako inom ng gamot, hindi na ako magtitik. Ba't hindi naman sinabi ni Paul, magpray ka na lang, Timothy, kahit masakit ang tiyan mo. Sabi niya, you know, take some wine because wine has medicinal value aside from the fact that it is also antiseptic. Malinis siya at meron siyang alcohol content to the point that it could disinfect and it could cure many stomach ailments. So sabi ni Paul, uminom ka kasi ng kahit konti man lang wine. Tumigil ka muna ng kaiinom nung dati mong iniinom na tubig lang. In other words, if you're going to universalize, the particular message of this verse is eat or drink elements that will heal your illnesses. And when needed, take healthful medicinal food and drink. Stop taking unclean and contaminated food and drink. Yung kakain ka ng marumi, kakain ka ng kung ano-ano mga lamang loob na kahit sinong doktor ang kausapin mo, bismillah, huwag mong kainin yan. Diba? Katulad halimbawa ng liver, taga-sala yan, ang lahat ng dugo ng hayop, lahat ng mga sakit ng hayop dumadaan doon, tapos kakainin mo siya. Lalo yung dugo. Diba kung gusto mo lang malaman may sakit ka, blood test. May hepatitis ka, blood test. Ngayon, yung blood, kakainin mo, anong kinakain mo? Dapat mo bang kainin talaga yun? And when there is a better choice, do not limit yourself to plain food and drink. Tulad ng sabi ni Paul kay Timothy, stop drinking only water. Take some wine because it's good for you. Hindi sinabing get drunk, ha? Take some wine up to the degree, level, amount that would be helpful. How else do we make the body healthy? Work, exercise, and move correctly and properly. Life is about movements. Lahat ng buhay gumagalaw. Kaya pag hindi ka na gumagalaw, ay, patay na. Sabi nila. Kaya ang tao dapat gumagalaw. Mas maraming galaw, mas mabuti, liban nila kung may kapansanan ka o may balikang buto na kailangan mo munang ipahinga. So laging natin nadidinig, oh, instead of taking the elevator, why not take the stairs? Instead of always taking, magta-tricycle ka pa sa kaprasong distance, takarin mo na lang. Diba? Kung safe yung street, yung weather permits you. The more you move, the healthier it is. Exodus 20:9-10, 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work. So for every 7 days, we are mandated to dedicate 6 days to work. Bodily, physical work. Na-exercise ka. Hindi ka lang para kumita at magkaroon ng employment para yung katawan mo rin kumikilos. Kaya yung mga tao, ang mga trabaho nila, nakaupo lang sa desk, nakasubdob sa computer, di ba naninigas ang mga leeg, sumasakit ang mga likod, at umiinit ang mga ulo, pati sariling nanay, sinisigawan na. Dahil sa mga pagod, dahil sa mga hindi balanced na mga activities. Kaya may mga trabaho na very harmful to the body. 8 kang nakasubsob, nakaharap ka sa computer, 10 pa ng gabi, tapos, kape ka ng kape para hindi ka antukin at natututupang manigarilyo. Ang kakainin mo, puro fast food, puro mga instant and chemical-laced foods. What will happen to you? It will be very interesting to see social studies of behavior of people who do this kind of jobs. Because on personal testimony level, I have heard so many people whose emotions become dysfunctional. Ang bilis-bilis magpalit ng mga boyfriend at partner, mga bata o sa bahay, nakakaaway, umiinit ang mga ulo. Because something is wrong with the balance of the body. Kailangan i-balance yun. Work. Work makes us healthy. Kaya nakikita nyo yung mga magbubukid, mga construction workers, nagtataka ka, umulan, umaraw, nagtatrabaho sila, hindi sila nakakasakit. Tapos ang pagkain nila, 10 buntong kanin, konting ulam, pero ang lakas-lakas nila.
ikaw na kung ano-ano pa mga diet-diet ang pinagaan mo, may dumadaan lang alikabok, mayroon ka ng allergy. Napakalakas magpahina ng katawan yung hindi ka talaga gumagalaw. Ano? So, 1 Timothy 4:8, exercise is good for your body. Kung meron kang quiet time, meron kang prayer time, may Bible study time, may worship time, dapat may exercise. Kasama yun sa tunay na spiritualidad, kasama yun sa pagsamba sa Diyos. Inaalagaan mo yung katawan. And as we have already seen in Elijah's case, and obviously, what's also important to stay healthy is to rest and relax enough. Hindi rin puro trabaho. Kasi sa Exodus 20:9-10, 6 days you shall labor, and on the seventh you will rest. You have to break succeeding days of work with one day of rest at least. And of course, you let others rest too. Hindi lang ikaw. Kasi ang kausap niyan sa commandment ng Sabbath ay yung mga employers, masters, people who had authority over other people. Psalm 23:1-3 is very interesting. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. What does the shepherd do? He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. Yun ang ginagawa ng good shepherd. The Lord is the shepherd of rest. So spiritually speaking, when you join any religious group or movement or sect or organization, dapat ang ending restful. Hindi yung napasama ka sa kanilang mga gyera, mga intriga, mga religious wars. Hindi ganoon ang Lord Jesus Christ. Pag sumunod ka sa Kanya, pagpapahingahin Kanya. Bibigyan ka ng mga katuruan para ikaw ay maging peacemaker, hindi troublemaker. Maging tolerant of others, not judgmental and self-righteous. Ang ending, nagiging tahimik ka. Which brings us to a very important point in staying healthy. Take care of your emotion. Mas madaling bantayan kung anong pinapayagan nating pumasok sa ating bibig na kinakain natin kesa sa kung anong pumapasok sa ating tenga na dumediretso sa ating puso. Kung anong nakikita natin na dumediretso para maapektuhan ng ating emosyon. Itong si Nehemiah, nasa isang foreign country, naglilingkod siya sa hari, biglang nakita ng hari ang pag-iiba ng kanyang expression. Nehemiah 2:2, "The king asked me, 'Why does your face look so sad when you are not ill? This can be nothing but sadness of heart.'" Yung wala ka namang sakit, pero bakit ganyan ang mukha mo? Di ba marami kumisan, may mga karamdaman, dadali mo sa doktor, wala namang makita ang sakit? Kasi hindi lang naman physical ang lahat. We are not just bodies, we are also spirits. And the spirit could also get sick through the emotion. Emotions affect the body. Emotions affect physical health. So tell me, bakit ka manonood ng horror para matakot? Magbabayad ka para ka matakot, para saktan mo yung iyong emotion? Ang laging utos ni Lord, do not fear. Tapos sasabi ko, hoy, nakakatakot ba to? Manood tayo kung nakakatakot. You are actually disobeying Jesus. Sabi niya, do not fear. Tapos hahanap ka ng tatakot sa'yo. Sasakay ka sa mga rides sa kalagitnaan pa lang, nagmamakaawa kang itigil. Dahil kumakalat na yung suka mo sa buong sangsinukob, hilong-hilo ka na, at nung makababa ka tatlong araw, nahilo ka pa rin, and nagbayad ka pa nun, ba't mo paparusahan ang katawan mo? Kailangan yung emosyon alagaan. Ba't manonood ka lagi ng mga telenovela na laging ang problema lang naman ay kung sino ang tunay na ina ng bata? Ano ang lihim niya, di ba? Laging dalawang batang nagkapalit, yung mayaman ang napunta sa mahirap, yung mahirap ang napunta sa mayaman, yung mayaman kunwari, siya yung walang iya, pero siya naman talaga yung dapat ay mahirap, at the end, mabibisto lahat yon, magsasampalan sila, pero sinundan mo ng 6 na buwan araw-araw, nag-aabang ka kung ano naman problema bukas. Kutakot-takot na iiyakan, sampalan, pagtakot, galit na galit ka, pagkasama-sama ni Sherry Hill. No?
Bakit mo ginagalit ang iyong sarili? Iniimbento lang yung mga scriptwriters para kapag kaperahan. Why? Make your heart as happy as possible. So kung magbayad ka lang ng comedy, kahit corny. Meron pa mga may sakit. Ito talagang experiment. Yung isang grupo, pinapanood nila lagi ng nakakatawa, mga comedy movies. Tawa ng tawa. Mas mabilis naggalingan, nag-respond sa medication, mas nagkaroon ng ganang kumain, at mas masarap matulog. So make yourself as happy as possible. May papanoorin ka, itatanong mo, papasahin ba ako niyan? Hindi, papaiyakin ka. Ayoko. We have a big industry ng pagpapaiyak. Bakit? Nang pananakot. Ecclesiastes 7:14, when times are good, be happy. Anong ibig sabihin na when times are good? O wala kang sakit ngayon, be happy. May namatay ka bang kamag-anak? Wala, be happy. Nadagan na ba ng piso ng asawa mo ngayong araw na to? Hindi, be happy. Nasunog ba ang bahay mo today? No, be happy. Nakidnap ka ba? Hindi, be happy. Ibig sabihin, tuwing meron kang excuse to be happy, and don't be foolish as to be sad when actually wala namang reason para ka maging sad. Dagdagan mo, damihan mo yung happiness kasi para kang nagde-deposit. Pag dumating yung moments ng kalungkutan, may mawi-withdraw ka dahil ang dami mo na naging kasiyahan. So, ting kaya, magpakasaya. Do not miss any and every chance to be happy because it will make you healthy. Do good. Doing good makes you happy. Sinong talagang masaya? May nagregalo, may niregaluhan, magkaharap sila, binubuksan ng niregaluhan yung regalo. Ang totoo, ang tunay na napakasaya at excited, yung nagregalo, kung magandang regalo niya. Pero kung ang nasa loob lang pala kalendaryo, tas exchange gift, may pinag-usapan pa naman presyo, kinakabahan siya pagbukasan na. Kasi mahihiya siya. Pero oras na nagbibigay kayo ng magagandang bagay, ang totoo, kayo talaga yung sumasaya. Kaya sabi ni Lord, give. It is better to give than to receive. Why? You will be happy. It's nice to receive a gift, but it's nicer to be the one to give it. So nabababad mo yung puso mo sa kaligayahan, sa kasiyahan. Ecclesiastes 8:15, sabi ng pinakamatalinong si Solomon, so I commend the enjoyment of life because nothing is better for a man under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany him in his work all the days of the life God has given him under the sun. So niyo, magpakasarap kayo, magpakasaya. Kakain kayo, sarapan nyo. Maghahain kayo, gandahan ninyo. May higaan din lang kayo, gandahan nyo na yung ayos. Ayusin yung buhay nyo. Konting mga lata, lagyan nyo ng mga halaman, may mga bulaklak na kayo sa bintana. Why not make your life nice? It's a mission. Sandali ka lang dito sa mundo, di ka nababalik pa. Pag umalis ka na, so pagandahin mo na. Enjoy life, sabi ni Solomon. Enjoy simple, little, daily pleasures. Which of course means minimize sadness and fear and worry. At yan lagi sinasabi ni Lord, ha? Do not fear, do not worry. Whenever you fear, whenever you worry, even if it's only in your imagination level, tumataas na rin ang inyong heartbeat, ang inyong pulse rate, pinapawisan na rin kayo, napapagod din kayo, parang totoong nangyayari na, samantalang hindi naman. How do you minimize sadness and fear and worry? Minimize quarrels. Minimize stress and fights. Mahirap yung may kainisan kang kapitbahay, hindi ka kinakausap na kasambahay mo, merong kang cold war, merong kang gera with another friend, tayabangan with an office mate, you are poisoning your environment. You minimize your happiness, you maximize your stress. So what do we do is to maximize happiness and pleasure, which means maximize friendships, maximize peace and harmony. So lagi mo itatanong, ito bang gagawin ko, itong sasabihin ko, itong decision ko ay
magpapadagdag ng harmony o magbabawas? Magbibigay ba sa akin ito ng kaibigan o kaaway? Gugulo ba ang buhay ko o tatahimik? You ask all of these things because you have to be emotionally healthy, not only physically healthy. So be healthy not just for survival, not just for existence, but to have life and to have a very good quality of life. Kung isang madidinig mo, may pipigil doon sa bata na sobrang inom ng sobrang daming caffeine o chemical o alcohol o kain ng sobrang sugar or too much this and too much that. May magpoprotect pa. Sabihin, hayaan mo na, bata pa naman. Oo nga, eh, bata pa lang eh. Pinupuno man agad ng mga ganyan. So, ang dali-dali niyang makakakota, ang aga-aga niya. Kaya kumisa, teenager pa lang, meron ng diabetes. Liban na lang kung genetic, pero meron talagang nai-induce ng kinakain mo, ng iyong lifestyle. Walang bata-bata. Bata pa lang, dapat tama na. Meron naman, eh, ang tanda-tanda na, hayaan mo nang kainin ng lahat. Huwag na daw bawalan dahil matanda na. O sige, matanda na, pakainin mo na ng pakainin. Pero pagka nang isa-isa dyan, huwag na natin ipa-ospital. Ito tayo, matanda na. O na stroke, kakakain ng mga bawal. O na tumba, huwag mo nang itayo. Matanda na eh. Diba? Pero kung itatayo mo pa rin, ipapa-ospital mo pa rin, para yung quality of life niya mag-improve, edi iayos mo pa rin yung diet, iayos mo pa rin lahat, kahit matanda na. Or, kasi nga matanda na, mas dapat tama. Para hindi lang siya mahaba ang buhay, maganda yung quality of life. Not just existence. Life. And every day of life is a gift. It must be enjoyed and must be thanked God for. So, dapat nating alagaan. At remember, hindi lang buhay natin, buhay din ang iba. Baka ikaw, stressor ka sa iyong bahay. Laging napupuyat ang mga magulang mo dahil uwing-uwing, oh, gabi na lagi. Diba? Di sila yung nawawala yung kalusugan dahil sa iyo. Or maybe you indulge in very dangerous sports that make your mother worry. Imagine, your fun is your mother's worry. E di siya yung namamatay unti-unti dahil sa iyo. Nag-aalala, nag-iisip. Sa mga lifestyle natin, sometimes careless lifestyle, lahat ng mahal natin sa buhay, nadadamay, nag-aalala, nalulungkot, nagbabayad, nadadawit, it is unfair. Meron tayong duty to be healthy, not only to our own body, but also to everyone else who cares for us. Hindi tayo nabubuhay lang sa sarili, sabi nga, meron tayong pananagutan, lalo sa mga stakeholder sa buhay natin, sa mga nagmamahal sa atin. So let's make it a goal to live healthier lives, less additives, less artificial things, more natural, more fresh foods, healthful lifestyle, less stress, have more fun, umiwas sa mga nakakatakot, mga malulungkot na pwede namang iwasan because there's enough takot and lungkot na totoo na hindi mo pwedeng iwasan dahil talagang darating at bahagi ng buhay. So, ba't dadagdagan mo pa? Dapat tama na yon. Keep it to a minimum. Ama naming Diyos, salamat dahil kayo'y maibigin sa amin and you want us to be healthy. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa kanya-kanya namin mga pagpapabaya, mga pag-aabuso sa aming katawan, and teach us, Lord, to worship you not only in spirit, but also in the body, that we worship you through a healthy lifestyle. Para ang mga buhay na ipinapahiram mo sa amin, Panginoon, mga sandali, mga oras, maipaglingkod sa iyo at sa aming kapwa, at ma-enjoy din namin. Teach us to be more responsible. Teach us to be more correct. Pagbulay-bulayan natin itong mga kapatid, at gawin nating very, very practical. Ano ang mga ginagawa nating mali na dapat tigilan, at ano mga tamang dapat ginagawa na dapat simulan na kung hindi pa ginagawa. Salamat, Panginoon, sa mga tamang ginagawa namin, sa mga napagtagumpayan na namin ng mga temptation to be careless, but continue to empower us, enlighten us, so we could be more responsible. Let's worship God by taking care of the body of the Holy Spirit, the temple of the Holy Spirit. Be alone with the Lord for a while and seek further guidance for our daily life. Lord, be with your people. Continue to teach us.